ritorna. Deme. Magandang araw po sa inyo, Sir Tolpo, Rapid Tolpo. Kami po mga Pilipino dito sa Jeddah, Saudi Arabia ay nagkaisa at humihingi ng tulong sa inyo. Sapagkat alam namin na kayo ay makakatulong sa amin na na-action na nyo kaagad ang aming mga problema at hinihiling. Hinihiling po namin na kami makauwi na. Na dahil sa aming 2 buwan na paghihintay sa exit visa at sana mabigyan na kami ng settlement ng aming kumpanya sa pamamagitan po sa inyong pagpuwersa sa aming agency na Consumer Investment Agency at na makauwi na kami at makapag-provide sila ng ticket para sa amin. Dahil ito naman talaga kasalanan nila, sila yung nag-deploy sa amin dito. Dapat sa pangangalaga at saka responsibilidad nila kami. Pero parang hindi nila kami inaasikaso. Kaya tumuloy na kami sa inyo, humihingi ng tulong at sana din yung kami bibigyuin. Kaming lahat po ay nagdesisyon na makauwi. Humihingi na ng tulong sa inyo dahil sa mga violation ng aming kumpanya. Una kasi, pumunta kami dito, mag-aanim na buwan mula nung July hanggang sa ngayon. Hindi kami nila binigyan ng ikama. So, sa batas ng Saudi, sa loob ng 3 buwan, kailangan masitulo ng employer na mabigyan niya ng ikama yung tao niya. So, walang nangyayari, puro lang pangako. Isa pa, yung isang malaking problema, yung sahod. Hindi sinabi-sabi sa amin ng agency na ang kumpanya pala nito magpasahod 3 buwan. Ay alam naman namin at saka alam nila na yun talagang inaasahan namin, yung sahod namin. Kasi dyan namin pinagkukunan lahat ng pangangailangan namin. Pati yung mga pangarap ng mga pamilya namin, doon namin kinukuha. 3 buwan bago kami sumahod. At sa loob ng isang 3 buwan, isang beses lang, isang buwan lang din ang binibigay. Na paano na yung mga pinagkautangan namin doon sa Pilipinas. Pati yung mga budget sa amin, sa mga pangangailangan namin sa pamilya, sira-sira. Ngayon, may pending pa kami. At yun ang hinihintay namin. Na sana maibigay na nila. Kasi gusto na rin namin makamove on. Ayaw na namin magtigil dito. Well, wala rin namang mangyayari sa amin. So, paglabas namin sa kampo, wala kami kasiguruhan na may protection sila sa amin. Ang iba sa amin, inuhuli na ng polis. Lalo na rin yung sahod. Ano namang ipapakain namin sa pamilya namin? Kung ganun ang sistema nila. Kaya humihingi kami sa inyo ng tulong na sana mapush ninyo yung concept na